Sa isang malayong baryo sa Mindanao, nakatira ang pamilyang Maclupang. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Hindi mayaman, hindi rin naman mahirap. Kahit papaano ay kinakaya silang buhayin ang pagsasaka ni Mang Tony. May sarili kasi silang taniman ng mga gulay. Ilang ektarya din yon. Kaya sa tulong ng kanilang sakahan, natustusan ni Mang Tony ang pag-aaral ng dalawa nitong anak. Si Obeng at ang nakababata nitong kapatid na 15 anyos na si Onyok. Nasa high school na ang dalawang binatilyo. At dahil bakasyon pa noon, tumutulong naman sila sa pagsasaka sa kanilang ama at ina. Dahil doon, mas napapadali ang kanilang trabaho. Mas napapabilis din ang pag-angkat nila ng mga gulay patungo sa ibang rehiyon. Kahit napayak lamang ang kanilang pumumuhay, ay masasabi ni Obeng na kontento na sila. Masaya ang kanilang pamilya. Walang kaaway, walang sakit, at malulusog ang kanilang mga pangangatawan. Para kay Obeng, wala na silang mahihiling pa. Akala niya kasi paraiso na ang kanilang kapalaran. Ang hindi nito alam, may paparating palang kalbaryo sa kanilang pamilya. Obeng, malakas na ang ulan. Ang mabuti pa umuwi ka na muna sa bahay. Tingnan mo ang lagay ng kapatid mo. Alam mo naman na may sakit yun ngayon. Ikaw nang bahala, ha? Halos 30 minutong lakaran din ang kanilang sakahan mula sa kanilang bahay. Inabutan na sila ng malakas na ulan doon dahil sa sobrang sama ng panahon. Pero, teka ma, paano kayo rito ni Papa? Ano ka ba? Ligtas naman kami ng Papa mo rito kahit na malakas ang ulan at hangin. Gawa naman sa bato ang silungan natin dito eh. Sige na, mas importante ang kapatid mo sa bahay. Dali ka! Bago umalis ay nagpaalam pa si Obeng sa kanyang ama na abala sa pagpapasok ng kanilang mga naani sa loob ng silungan. Pero dahil malakas ang ulan ay hindi siya nito narinig. Tinakbo ni Obeng ang daan kahit na maputik at madulas. Nang makarating siya sa bahay nila ay inabutan niya si Onyok na nakahiga pa rin sa kanilang papag. Palagay ni Obeng ay hindi pa rin yon tumatayo mula ng umaga. Sa pag-aalala ay agad niyang nilapitan si Onyok at saka ginalaw. Onyok! Onyok! Uy! Ayos ka na ba? Makailang ulit pang kinalabit ni Obeng ang kapatid para lamang magising. Mga ilang sandali lang ay dumilat na rin yon. Kuya? Oo, ako nga. Bakit? May nararamdaman ka pa bang masakit? Dahan-dahan bumangon si Onyok. Tumingin pa ito sa labas ng bintana. Nang makitang malakas ang ulan, ay saka ito nagsalita. Umuulan din, kuya. Nandito pa kanina yung lalaki. Ano? Lalaki? Sino yun? Lalaki, payat. Nakasuot siya ng kulay itim na mahaba, apot sahig. Tapos, marami siyang suot na alahas, kumikinang. Ang sakit nga sa mata ng iba. Uy, Onyok. Baka nananaginip ka lang. Wala naman lalaki dito sa bahay eh, kundi tayo lang ni Papa. Mag-isa ka lang dito mula kaninang umaga. Panaginip? Oo. Baka nananaginip nga lang talaga ako. Umuulan din kasi sa panaginip ko eh. Tapos kanina, parang nakita ko siya dyan sa gilid ng pinto ng kwarto natin. Baka nga, siguro nga panaginip lang. Huminga ng malalim si Obeng at saka umupo na rin sa paanan ng binatilyo. Kinabahan naman ako sa'yo. Kala ko naman eh, may nakikita ka ng hindi namin nakikita. Ang weirdo. Parang totoong-totoo kanina yung nakita ko eh. Eh teka, wala ka na bang lagnat? Napaisip sandali si Onyok at saka sumagot sa nakatatandang kapatid. Yung lalaki sa panaginip ko, kuya. Hinawakan niya ako sa panaginip ko. Tapos, paggising ko, ayun, maayos na yung pakiramdam ko. Ginamot niya kaya ako? Natawa si Obeng pero baka sa mukha nito na medyo naiilang na rin siya sa kawirduhan ni Onyok. Yung kasi ang unang beses na naging gano'n ng binatilyo. Daba, ewan ko sa'yo. Panaginip mo yan eh. Ngayon lang ako na naginip ng ganito. Hindi kaya may ibig sabihin yun?
Hindi lahat ng panaginip may ibig sabihin. Ang iba sa kanila, dala lang ng pagod at pag-iisip natin ng kung ano-ano. Kaya ikaw ha, huwag mo nang masyadong iniisip yung mga bagay na yon. Kung magaling ka na, abi bumangon ka na dyan. Doon ka na sa sala at magluluto ka na makakain mo. Maraming salamat kuya. Sabay na silang lumabas ng silid. Umupo si Onyok sa mahabang katre nila. Tulala at parang inaantok pa rin. Napatingin dun si Obeng habang nagluluto ng noodles. Nahinaluan ng dalawang itlog. Nagtataka si Obeng kung bakit parang kakaiba ang kilos ng kapatid na si Onyok. Aminin man niya o hindi, medyo naiilang siya sa napapansin niya. Ganun pa man, ang mahalaga na lamang kay Obeng ay wala na rin lagnat ang kapatid niya. Nilapitan na niya yon nang maluto ang noodles at sabay na rin silang kumain. Dakong alas 6 na ng gabi nang makauwi ang kanilang mga magulang. Basang-basa ang dalawa. Agad naman nilang inabutan ng tuwalya si Aling Payeng at Mang Tony. Nakapagluto ka na ba ng makakain, Obeng? Diyos ko! Ang ginaw! Nakapagluto na ako, Tay. Sinigang, saktong-sakto sa tag-ulan. Abay, ayos yan. E teka, Payeng, ako na muna ang maunang magmanlaw ha. Sige na, magmanlaw ka na. Inihanda na ng binatilyong si Obeng ang kanilang hapunan. Pagkatapos magmanlaw na mag-asawa, ay kumain na rin silang apat. Gaya ng madalas na nakagawian, habang kumakain ay hindi mapigilang magkwentuhan. Sigurado ka ba, Onyok, na magaling ka na? Wala na po akong sakit, Nay. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Pagising ko, parang magic. Wala na agad akong nararamdaman na masama. Eh kasi, malakas naman ang pangangatawan mo. Kayong dalawa ng kuya mo. Kaya hindi naman nakapagtataka na gumaling ka kaagad. Ay siya nga pala, Obeng, Onyok. Huwag na huwag mo na kayong dadaan sa kabilang baryo, ha? Nakakatakot doon. Eh, bakit naman pa? Ano bang meron doon? Basta, sumunod na lang kayo. Huwag kayong dadaan doon. Magagalit ako kapag hindi niyo ako sinunod. Sundin niyo na lang ang tatay ninyo. Eh, bakit nga kasi, ma? Bakit ayaw pang sabihin ni tatay? Eh, hindi niyo rin naman maintindihan kaya magsasayang lang tayo ng oras kung pag-uusapan. Sige na, kumain na lang kayo. Maraming pang ulam mo. Sarap ng sinigang. Tapos sasawsaw ko ngayon dito sa patis na merong kalamansi at saka sili. Ay, tsak. Hindi na nangulit pa sa pagtatanong ang magkapatid. Kilala nila ang kanilang ama. Alam nilang ayaw na ayaw nito ang maraming tanong lalo na't nagsabi na ito na tumigil na. Maayos namang natapos ang kanilang kainan. Ilang oras lang ay naghanda na rin sila sa pagtulog. Malakas-lakas pa rin ang ulan nung mga oras na yon. Sinabayan pa ng malakas na hangin kaya naman sobrang lamig sa paligid ng buong bahay. Sementado ang kanilang bahay, dahilan para hindi sila mabahala na baka matangay sila ng hangin. Magkasama sa isang silid si Obeng at Onyok. Si Obeng ang nasa sahig, si Onyok naman ang nasa papag. Maimbing na sana ang tulog ni Obeng noon pero pagsapit lang ng alas 3 ng madaling araw, naramdaman niya na wala sa higaan si Onyok. Nung una'y inakala niya baka umihi lang. Kaya naman hindi na niya yon pinansin pa. Sinubukan niya makabalik sa pagtulog pero hindi niya na magawa. Bumangon lang siya para alamin kung nasaan si Onyok. Marahan niyang binuksan ang pintuan ng silid at sumilip sa sala. Kita niya si Onyok na nakasilip sa maliit na awang sa bintana. Marahan na lumapit si Obeng at saka tinanong ang kapatid. Onyok, ano bang ginagawa mo dyan? Alas 3 na ng madaling araw ah. Uy! Huwag ka maingay kuya. E ano nga ba kasi yung tinitingnan mo? Sumilip ka! Tinapat ni Obeng ang kanyang mata sa siwang ng bintana. Bukas ang ilaw nila sa tapat. Tumila na rin ang ulan kaya kitang-kita niya roon ang bakuran nila. Oh, anong meron? Wala naman ah. Tumingin ka sa bandang puno ng papaya. Sinunod ni Obeng ang sinabi ng kapatid
Pagdako niya ng tingin doon, nakita niya ang tatlong tao na nakatayo roon. Direktang nakatingin sa bintana kung saan naroon sila. Sa pagkabigla, ay agad na inalis ni Obing ang kanyang tingin doon. Ha? Teka, sino ba mga yun? Kuya, mula nung unang araw na nagkasakit ako, nararamdaman ko na sila rito sa paligid natin eh. Tuwing alas tres kapag iihi ako, nakikita ko sila dun sa tabi ng puno ng papaya. Ilang beses mo na silang nakikita doon? Pangalawa pa lang ngayon, pero tuwing madaling araw. Pakiramdam ko, sila yung nararamdaman kong mabigat na presensya eh. Tiningnan ni Obing si Onyok ng seryoso. Sinusuri ni Obing kung nagsasabi ba ng totoo si Onyok. Pero wala man lang siyang nakikitang kahit na anong pagbibiro sa nakababatang kapatid. Tao ka ba? Lakas ng pakiramdam mo ah. Malamang tao, ano ba sa tingin mo? Muli nilang sinilip ang mga nakatayo roon sa gilid ng puno ng papaya. Pero sa pagkakataon na yon, ay wala na silang nakita. Nakalis na ang mga yon nang hindi nila nararamdaman. Wala na sila, kuya. Tingin mo, sino kaya yung mga yon? Ikaw unang nakakita tapos akong tatanungin mo. Mga tao kaya yung mga yon? Eh ano bang sa tingin mo? Hayop? Hindi ko rin alam, kuya. Basta mula nang gumaling ako sa sakit, pakiramdam ko hindi sila pangkaraniwan eh. Alam mo, gutom lang yan. Ilang araw kang walang maayos na kain eh. Gusto mo, kain tayo sa labas? Sa lugawan ni Mang Hashira? Baliw ko, kuya. Baka malaman nila nanay at tatay na lumabas pa tayo. Pag-aagalitan tayo. Madaling araw ni eh. Hindi naman nila malalaman kung walang magsasabi, di ba? At saka, 24 oras bukas yung lugawan ni Mang Hashira. Tara! Ano? Basta ikaw bahala magpaliwanag kapag pinagalitan tayo, ha? Marahan nilang binuksan ang pintuan. Lumabas sila nang walang kamalay-malay ang mga magulang nila. Habang naglalakad sa kalye, biglang napatigil si Onyok. Lumingin ito sa likuran na siya namang kinatakot ni Obing. Ano ba, Onyok? Ang weirdo mo ah. Ano bang nililingon-lingon mo dyan? Hindi mo ba nararamdaman, kuya? Parang may sumusunod sa atin eh. Para lang, pero wala naman talaga. Eh, may narinig akong yapak ng paa kanini. Wala naman akong narinig eh. Kuni-guni mo lang yan. Kagagaling mo lang kasi sa sakit, kaya ganyan ka. Tara na. Inakbayan na ni Obing ang kapatid. Pinilit na lamang niya itong maglakad. Kahit na ang totoo, unti-unti na rin siyang nahihiwagaan sa mga kakaibang kinikilos ng kapatid. Pagdating nila sa lugawan ni Mang Hashira, isang Japanese na nakapag-asawa ng Pinay, agad silang umorder ng dalawang mangkok ng lugaw. Mang Hashira na pogi, dalawa nga pong mangkok ng lugaw na may itlog. Napangiti agad ang hapon sa kanilang dalawa. At dahil likas na mabait si Hashira, dinadagdagan pa nito ang lugaw nila ng karne. Eto, ako na dagdag karne kasi kayong darawa, mabait sa akin rage. At sabi nyo sa akin rage, pogi ako. Eh, pogi naman po talaga kayo eh. Kaya nga po ang ganda rin ni Yuri. Siniko ni Onyok ang kanyang kuya para sawayin. Siguro si Yuri lang talaga gusto mong makita. Sinama-sama mo pa ako. Basta sumakay ka na lang. Hinahanap mo ba, Yuri? Kurog pa anak ko eh. Maya umaga pagising mga prinsesa. Natigil lang ang usapan nilang tatlo nang lumakas ang kwentuhan ng tatlong ginang sa kabilang lamesa. Nako, yung baryo mag-ilaw na yan. Dapat nang gawin ang namumuno dyan eh, alisin yung mga nayanggaw na tao na yon. Kasi kapag yon nakawala, nako, yari na. Ko, sabi mo pa. Pero kita mo namang, walang ginagawa ang barangay. Palibhasa, kamag-anak yung nayanggaw. Nakakatakot na sa baryo mag-ilaw, ano? Nagkatinginan si Obing at Onyok. Napagtanto nila ang baryo mag-iliw ang sinasabi ni Mang Tony na huwag nilang dadaanan o puntahan. Hayaan nyo sira. Ganyan talaga matatanda. Kung ano-ano narang kwento, pati rangaw idadamay pa. Mga sira,
Yanggaw po ang sinasabi nila, hindi po langaw. Eh, yanggaw? Ano naman yung yanggaw-yanggaw na yan? Ay, hindi ko rin po alam eh. Ngayon ko lang din po narinig. Ikaw ba, Onyok? Alam mo ba? Hindi ko po alam. Pero minsan ko na rin narinig yan sa panaginip ko, kuya. Hindi ko lang matandaan kung ano eh. O sige. Kain lang kayo. Kasi ruto ko rugaw masarap. Di ba? Walang pareha. Opo. Masarap po talaga itong lugaw ninyo. Sus, sip-sip ka lang kay Mang Asiri. Matapos nilang kumain ng lugaw ay agad na rin silang umalis doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parehong naging interesado ang magkapatid sa Baryo Magiliw. Batid nilang maaring ikagalit yon ng kanilang ama, pero mas nangibabaw sa mga sandaling yon ang kuriosidad. Kuya, sigurado ko ba sa naisip mo? Hindi kaya mayari tayo nito kay tatay? Mayayari tayo kung may magsasabi. Iyan ka na naman eh. Puro ka ganyan eh. Paano kung magising silang dalawa tapos malaman na bukas ang pinto? Eh diyari tayo. Eh bakit? Ayaw mo bang malaman kung anong meron sa Baryo Magiliw? Gusto. Pero kasi kuya, madaling araw eh. Alanganin. Eh di sige. Bumalik na lang tayo. Anong bumalik? Ayun na yung Baryo Magiliw oh. Kung akala ko ba ayaw mo? Paano ko ayaw? Eh, nandito na tayo. Iiling-iling si Onyok nang maglakad sila papalapit sa bungad ng baryo. Sa tapat pa lang ay parang nag-aalangan na silang pumasok. Haalis na sana ang dalawa na makarinig sila ng malakas na sigawan. Malapit lang yun sa bungad, kaya kahit may halong kaba na nararamdaman, naintriga ang magkapatid kaya pumasok na rin sila. Tumungo sila sa bahay kung saan nagmumula ang mga sigawan. Palihim silang pumwesto sa likod ng mga baging ng halaman. Hinawi nila yon ng bahagya at saka sumilip sa bakuran. Nakita nila roon ang isang pamilya na natataranta. May umiiyak, may halos mahimatay na, at higit sa lahat, meron doong isang lalaking sugatan. Duguan ang braso. Ano kayo nangyayari sa kanila? May masama akong nararamdaman, kuya. Ha? Paano masama? Hindi ko alam. Basta, mabigat ang pakiramdam ko dito, kuya. Umalis na, ha? Natigilan si Onyok sa kanyang pagsasalita na makita ang isang nilalang na lumabas ng pinto. Katawang tao, pero ang mukha nito ay hindi katulad ng sa karamihan. Mahaba ang dila at ang mga pangil nito'y halos isang pulgada. Marami din itong ugat na malapit sa sentido at mata. Nagtakbuhan ng mga nasa bakuran, maging ang lalaking sugatan ay nauna na rin nakalabas. At ang nilalang naman na yon ay napatingin sa direksyon ng magkapatid. Agad na tinakpan ni Obing ang bibig ni Onyok para hindi ito makapag-ingay. Dahan-dahan na kasing naglakad ang nilalang na yon palapit sa kinaroroonan nila. Buti na lang may mga dumating na barangay tanod. Dahil doon ay naalarma ang nilalang. Tumalon yun patungo sa bubungan. Gumapang tuluyan ng umalis. Kuya, pambaon ng kamay mo. Ay, sorry. Kumamot ako sa puwet ko kanina. Dahil sa takot na baka madamay silang dalawa sa mga nangyayari sa Baryo Magiliw, umalis na kagad ang dalawa roon. Nagtatatakbo ang magkapatid hanggang sa makabalik na sila sa kanilang baryo. Sandali silang tumigil sa tapat ng kanilang bahay para magpahinga. Mga ilang sandali lang ay dahan-dahan na rin silang pumasok sa loob. Maswerteng hindi nagising ang kanilang mga magulang. Hindi na dinalo ng antok si Obing at Onyok. Mulat ang kanilang mga mata nang mag-umaga na. Nagtaka ang mag-asawang Payeng at Tony nang makitang namumula ang mga mata ng magkapatid. Kaya naman, hindi na nakatiis pa ang ginang na si Payeng, kundi ang magtanong. Ay, kayong dalawa, ano bang nangyayari sa mga mata ninyo? Nakatulog ba kayo ng maayos, ha? Hindi na eh. Sobrang lamig kasi kagabi. Eh di kung ganun eh, dito na lang muna kayo sa bahay. Matulog kayo. Kami naman ang nanay nyo eh, maghihintay sa truck na hahakot ng mga ani natin. Sigurado po ba kayo? Oo, mukhang maganda rin naman ang panahon ngayon. Kita mo naman na
may araw na sa labas, oh. Nay, Tay, alam niyo po ba kung ano ay yung yanggaw? Sinipa ni Obing sa ilalim ng lamesa ang paa ni Onyok para sawayin ito. Pero huli na dahil narinig na ng kanilang magulang ang salitang yon. Saan nyo naman nalaman yung yanggaw na salita na yan? Seryosong mukha ng kanilang ama, kaya nakaramdam na si Obing ng kaba. Nag-isip na kagad si Obing ng maaari niyang idahilan. Sinipan niya ulit si Onyok sa ilalim ng lamesa para bigyan ng senyales. Tay, narinig ko lang nung nakaraan nung napadaan ako sa lugawan ni Mang Hashira. Tapos, nakuwento ko kay Onyok kagabi. Akala ko kasi, alam niya eh. Pero, ano nga ba yun, Nay? Tay? Sumundok na lang ng kanin si Mang Tony at saka nilagyan ng dagdag na ulam ang kanilang plato. Huwag niyo nang isipin ang mga bagay na yon na hindi niyo naman mapapakinabangan. Ang mabuti pa, matulog kayo pag alis namin, ha? Ngumiti na lamang ng pilit si Obing. Pakiramdam talaga niya, may malalim na dahilan kung bakit ayaw yung sabihin sa kanila ng ama. Kahit din si Aling Payeng, parang walang balak na ipaintindi sa kanila ang bagay na yon. Matapos ang kanilang almusal, ay umalis na rin ang mag-asawa. Sinugurado muna ng magkapatid na si Lamang Tony at Aling Payeng ay umalis na. Kuya, dapat sinabi natin sa kanila yung nakita natin sa kabilang baryo eh. Sira ka rin no, eh di nalaman na nagpunta tayo dun. Eh paano kung bigla na lang silang atakihin ng nilalang na yun? Mukhang mabangis kuya, tapos nakalis na rin ang baryong yun. Paano kung sila nanay at tatay ang isa sa mabiktima? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Kakaisip mo niyan, baka mamaya eh, mangyari talaga eh. Kaya nako, patutulog muna ako. Dinadalaw na ako ng antok, no? Eh ikaw, anong gagawin mo? Matutulog din. Nung umagang yon ay himalang umulan na naman ng malakas. Masarap ang tulog ni Obing sa mga pagkakataong yon. Ang kaso nga lang, pagsapit ng alas 11 ng umaga, ay narinig niyang nagsasalita si Onyok. Klarong-klaro ang sinasabi nito na parabang meron talaga itong kinakausap. Sino ka ba? Lagi kang nagpapakita sa panaginip ko. Ikaw ang tatay ko? Di mo naman kamukha yung tatay Tony ko eh. Tinalog-alog ni Obing ang kapatid para patigilin yon sa pagsasalita. Tumigil naman ito sandali. Pero mga ilang segundo lang inagsalita itong muli. Pag-iingat ako sa kanila, kukunin nila ako, gagawing alay. Bakit? Sino ba sila? Diba sabi mo anak mo ko? Eh tulungan mo ko. Uy, Onyok, ano ka ba? Uy, gising! Pinagsasasampal ni Obing ang kanyang kapatid sa pisngi. Nagising yon nang maramdaman ang hapdi ng bawat sampal. Uy! Ano ba kuya? Bakit ka nananampal? Nananaginip ka na naman eh. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Bumangon si Onyok at napaisip. Naalala agad nito ang sariwang panaginip na parang totoong-totoo. Yung lalaking nakaitim na maraming alaas. Tatay ko raw siya. Aray! Sira ulo. Si tatay ang tatay mo, no? Napapakamot na lamang si Onyok sa ulo niya dahil sa pagbatok ni Obing sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako nananaginip ng ganun, kuya. Tapos, pansin mo, tuwing nananaginip ako ng ganun, gigising ako, malakas ang ulan. Eh, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Pero mabuti pa, punta natin sila nanay at tatay. Siguradong kailangan nila ng tulong natin dahil maulan, no? Agad na nagbihis ang magkapatid. Kinuha nila ang malaking payong na nasa gilid ng kanilang pintuan. Malakas-lakas ang hangin noon kaya kahit na nakapayong sila ay nababasa pa rin silang dalawa. Madilim ang paligid kahit mag-aalas 12 pa lamang noon. Diretso ang dalawa sa kanilang paglalakad. Nang marating nila ang kanilang sakahan ay tumayo agad sila sa bahay ng imbakan nila ng mga inani. Wala silang nakikitang truck sa labas. Hindi rin nila nakikita ang kanilang mga magulang doon. Kaya nang makalapit na sila, ay mabilis nilang kinatok ang pintuan. Nay! Tay! Kami to! Pakibuksan po ang pinto kung nandiyan po kayo sa loob!
malalakas na katok ang kanilang ginawa. Kaya wala pang isang minuto ay nagbukas na yon. Agad silang hinila ni Mang Tony papasok at mabilis na isinarado ang pinto. Nay? Tay? Ano pong problema? Pagka muna magtanong, manahimik muna kayo. Sumilip-silip si Mang Tony sa labas habang si Aling Payeng naman ay pasimple ring sumisilip sa may bintana. Halos isang oras silang nasa imbakan ng kanilang ani. Hindi sila makaalis sa hindi malamang dahilan ni Obeng at Onyok. Dahil hindi na makatiis pa si Obeng, kinulit na niya ang kanyang ama. Tay, pwede bang sabihin niyo sa amin kung ano ba talaga yung nangyayari? Nababahala na kami ni Onyok eh. Hindi namin alam kung ligtas pa ba kami o hindi na. Ligtas kayo rito. Basta huwag kayong lalabas at makikinig lang kayo sa amin. Bakit ba kasi kayo nagpunta rito? Ang sabi ko matulog lang kayo ah. Tony, sa tingin ko kailangan na nilang malaman kung ano ba talaga ang dapat nilang malaman. Mga binata na sila. Alam kong maiintindihan nila ito. Isa pa, hindi naman tayo ang punterya nun eh. Huminga ng malalim ang matandang si Mang Tony. Nang makakuha ng buwelo, ay sa kanan nito pinagtapat ang bagay na ayaw sana nilang sabihin. Pero dahil lumalala na rin ang sitwasyon, mapipilitan ang mag-asawa na magsalita. Sa Barrio Magiliw, may nayanggaw. Ang yanggaw ay isang paraan ng mga aswang para gawing aswang ang isang tao. At ang nayanggaw na yon ay nakatakas. Ngayon, nasa baryo na natin. May aswang na sa baryo natin. At kanina, habang nagsasakay kami ng mga ani sa truck, biglang nakita namin sa bukirin ng lalaking aswang. Lumalabas siya kahit na ganitong oras. Mas natakot kami. Nandito lang kami kanina pa sa takot na baka kami ang mapahamak. Aswang? Totoong aswang? Napaisip bigla si Obeng. Dito na niya napagtanto na aswang pala ang nilalang na nakita nila sa Baryo Magiliw. Sa hindi malamang dahilan ay nagtayuan ng balahibo ni Obeng. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabahala para sa kanilang kaligtasan. Kung ganun, dapat makaalis na tayo rito. Delikado ang buhay natin dito. Yun nga ang balak natin. Pero hinihintay muna natin na tumila ang ulan. Mahirap lumabas kung madilim ang paligid. Habang natataranta sila, napansin ni Obeng na tahimik lang si Onyok at parang mukhang malalim ang iniisip. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at saka pabulong na tinanong. Oh, anong problema? Natatakot ka ba? Kuya, yung sa panaginip ko. Oh, bakit? Ano na naman? Ang sabi ng lalaki, lagi kong nakikita sa panaginip ko, aswang daw yung kukuha sa akin eh. Naalala ko na. Hindi ngayong oras ng pagbibiro, Onyok ah. Kuya naman, paniwalaan mo naman ako. Kahit ako rin naman eh, naguguluhan sa nakikita ko sa panaginip ko eh. Pero tingnan mo na lang, paano kung may ibig sabihin pala ang mga panaginip na yon? Paano kung kunin nga ako ng mga aswang? Ay nako, saka na nga natin yung pag-usapan. Mabuti na lang at talagang malakas ang ulan ng mga oras na yon. Kaya naman hindi sila marinig ng mag-asawa kahit kaunting distansya lang naman ang pagitan nila roon. Nanahimik na lang muna si Onyok, pero bakas na bakas sa mukha niya ang labis sa pagkabahala. Makalipas ang halos dalawang araw, tumila na rin ang ulan. Hawak ang itak ay naunang lumabas si Mang Tony. Wala na ang sinasabi nilang aswang. Kaya naman hindi na sila nagsayang pa ng oras. Tumakbo na sila paalis. Napadaan sila sa kanilang barangay. Nakakagulo na ang mga tao roon. Narinig nilang may mga nagrereklamo na tungkol sa aswang. Dahil bukod sa kanila, meron din palang ibang nakakita. Ngayon alam niyo na kung bakit ayaw ko kayong papuntahin sa Baryo Magiliw. At dahil nandito na ang aswang sa baryo natin, kailangan niyo munang manatili sa bahay. Eh, paano yung mga pananim natin? Mas mahalaga ang buhay natin, lalong-lalo na si Onyok. Napaisip si Obeng ng mga sandaling yon.
Hindi niya alam kung bakit parang espesyal si Onyok sa mga pagkakataon na yun. Samantalang pareho lang naman silang anak ng dalawa. Hindi na lamang yun pinansin ni Obeng, pero aminado siyang may nabubuo na namang kaisipan ang kanyang utak. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, naglabas na ng maraming bawang at iba pang pangontra ang mag-asawa. Sa nakikita ni Obeng, parang alam na ng magulang niya na darating ang araw na yon. Parang handang-handa kasi si Mang Tony at Aling Payeng. Tay, matagal niyo na po bang alam na may aswang? Tumingin muna sa kanya ang ama niya ng seryoso. Matagal nang may aswang, pero ngayon natuntunan nila ang lugar natin. Eh tay, bakit ayaw na ayaw niyong sabihin sa amin? Eh samantalang yung ibang binata rito alam na nila. Ngayon lang tuloy namin nalaman na totoo pala talaga yung mga nilalang na ganun. Dahil kilala ko kayong magkapatid, alam ko mas aalamin niyo mga bagay-bagay kapag sinabi ko sa inyo. Baka yung pa magdulot ng kapahamakan sa inyong dalawa, hindi ko kakaya din. Hindi na nagsalita pa si Obeng, pero batid niya sa sarili na ang dahilan na yon ng kanilang ama ay parang sapilitan lang. Hindi siya naniniwala pero hinayaan na lang din niya muna. Sumapit ang kinagabihan, tahimik lang ang apat habang makakaharap sa isang lamesa. Ramdam na ramdam ni Obeng na merong nagbago sa kanilang lahat. Napapansin ni Obeng na hindi mapalagay ang kanilang ina. Marahil nababahala rin ito sa mga maaaring mangyari. Binasag ni Mang Tony ang katahimikan. Anyok, ngayong gabi, doon ka sa amin ang nanay mo matutulog ha? Nagtaka si Obeng sa mga sandaling yon, pero mas pinili lang din niyang manahimik. Bakit naman po? Basta, sumunod ka na lang. Wala, namiss ko lang nakatabi ka. Nakaramdam ng kaunting inggit si Obeng. Sa buong buhay niya, kailanman ay hindi niya yon naramdaman. Pero iba ang oras na yon. Parang may mali. At dahil doon, mas lalong nagkaroon ng kaisipan si Obeng na may tinatago ang kanilang mga magulang. Ganun pa man, bahagya pa rin siyang nasaktan. Paano si Kuya? Wala siyang kasama. Ayos lang ako, Onyok. Sama mo na sila nanay at tatay. Tapos na po ako kumain. Kinabigla na mag-asawang Tony at Payeng ang inasal ni Obeng. Pero napagtanto nila na nagseselo si Obeng. Napailing na lamang si Mang Tony at napasabi ng, "Hindi pa ito ang oras." Natapos ang kainan nila ng malamya. Walang kwentuhan, walang tawanan. Nakaapekto rin kasi ang mga nangyari sa taniman nila. Habang nakaiga si Obeng, ay nakatingin lang siya sa kisame. Sa ganoon kadali, nagbagong tingin niya sa kanyang mga magulang. Bigla na lang niyang naisip kung ano nga ba ang meron kay Onyok at bakit bigla na lang yung naging espesyal. Alas 10 ng gabi, pinuntahan siya ni Onyok sa kanilang kwarto. Gising pa rin si Obeng sa mga pagkakataong yon. Oh, bakit nandito ka? Tulog na si nanay at tatay eh. Gusto lang kitang kumustahin dito, kuya. Galit ka ba sa akin? Baliw. Bakit naman ako magagalit sa'yo, no? Eh kasi, ako lang yung gusto nilang makatabi. Para yun lang magagalit na ako? Pumasok si Onyok at saka umupo sa gilid ng pintuan. Alam ko kuya, nagtataka ka. Ako din naman eh, nagtataka rin kung bakit parang bigla na lang ako naging sobrang halaga. Yung bang tipong langaw bawal akong dapuan? Parang sobrang protekta naman nila sa akin. Sabihin mo nga kuya, totoo bang kukunin ako ng mga aswang kagaya ng sinasabi ng lalaking nakaitim sa panaginip ko? Hindi yun totoo. Ano ka ba? Ilang beses ko na sa iyong sinasabi yan ha. Ang panaginip, madalas kabaliktaran. Nananaginip pa ako dati, siyota ako ro si Aubrey Miles eh. Tingin mo, hanggang ngayon wala pa rin akong siyota. Ni hindi nga ako pinapansin ni Yuri. Kahit napapaano ay gumaan ang kalooban ni Onyok sa sinabing yon ni Obeng.
Ayos na sana ang kanilang usapan nang biglang makarinig sila ng mga kakaibang kaluskos sa kanilang paligid. Nagtinginan muna silang dalawa, pero kalaunan hindi na rin nakatiis si Obeng na alamin kung ano yon. Lumabas sila ng silid, nagtungo sa maliit na sala at sumilip sa siwang ng bintana. Doon ay nakita na naman nila ang apat na lalaki na sa pagkakataong yon nasa loob na ng kanilang bakuran. Parang nagmamasid ang mga yon. At ang mas kinababahala pa ng dalawa ay naririnig nilang parang asong umaangil ang apat. Onyo, palagay ko, aswang ang mga ito. Bakit aswang? Akala ko ba isa lang ang aswang sa baryong Magiliw? Hindi mo ba naisip na kaya may niyanggaw, may nangyayanggaw, may iba pang aswang? Hindi makapaniwala si Onyok sa kanilang nakita. Mabuti na lang, naglagay sila ng mga bawang sa bawat kanto ng kanilang bahay. Nang mapansin nila na lalapit sa bintana ang mga yon, umupo na sila at sumandal sa dingding. Huwag ka maingay. Narinig nilang parang binubuksan ng kanilang bintana. Pero dahil pati yon ay may maliit na kandado, ay hindi yon masira ng nasa labas. Bumalik na lang tayo sa susunod na gabi. Mahirap makapasok sa bahay nila. Pero sa susunod, kailangan na natin siyang makuha para sa ating pinunong aswang. Sa narinig nilang yon ay nagtindigan ang kanilang mga balahibo. Doon na nakumpirma ni Obeng na talagang puntirya ng mga aswang ang kanyang kapatid. Ang iniisip niya lang, bakit si Onyok lang ang pinupuntirya ng mga yon? Umalis sa mga aswang. Nakita pa ni Obeng sa labas na tumalo ng mga yon sa mga puno. Dahil na naman sa kanilang nakita, mulat na naman ang mata ng magkapatid. Hindi sila dinadalaw ng antok dahil sa kung ano-ano ang iniisip nila. Sabi ko sa iyo, kuya eh. Ako ang gusto nilang kunin eh. Siguro, kaya sila nangyayanggaw para mas marami silang kumuha sa akin para mas maging madali ang gusto nilang mangyari. Napapailing na tumugon si Obeng. Bakit naman ikaw ang gusto nilang makuha? Ano ba meron sa iyo? Pwede naman ako, di ba? Hindi ko alam, kuya. Pero sa palagay ko talaga, may kakaiba sa akin eh. Kakaiba? Paanong kakaiba? May mga pagkakataon na may mga naririnig akong mga boses na hindi ko alam eh. May mga nagsasabing boses na bumalik na raw ako sa biringan kasi mas ligtas daw doon. Ano? Biringan? Ano naman yun? Hindi ko rin alam, kuya eh. Tuwing naririnig ko sila, bigla-bigla ding nawawala ang mga boses kaya wala akong pagkakataon para makapagtanong. Pero tingin ko, may alam sila nanay at tatay kung bakit ako nagkakaganito. Eh dati ba, nananaginip ka rin ba ng kakaiba? Nakakarinig ka rin ba ng kung ano-ano? Hindi, kuya. Ngayon lang, mula nang magkasakit ako, parang may mga nagbago eh. Doon nagsimula ang lahat. Huminga ng malalim si Obeng. Hindi niya alam ang gagawin kung papaanong malalaman ng mga dahilan kung bakit nangyayari yun kay Onyok. Wala rin namang kasing albularyo sa kanilang lugar. Wala rin namang eksperto pagdating sa panaginip. Dakong alas dos na ng madaling araw, nang makaramdam ng antok si Obeng at Onyok. Natulog si Onyok kasama si Obeng. Kaya kinaumagahan, natatarantang binuksan ng mag-asawang Tony at Payeng ang kanilang silid. Yun ay para malaman kung naroon ba si Onyok. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa nang malamang nasa maayos na kalagayan lang si Onyok. Bakit kayo natataran, tatay? Pero hindi siya pinansin ng kanyang ama. Dumiretso ang tingin ng ama kay Onyok. Onyok, di ba sabi ko, wag na wag kang aalis sa tabi namin. Nag-alala mo kami. Eh, nandito lang naman po ko sa kwarto namin ni Kuya. Hindi naman ako lumalabas. Kahit pa, magmula ngayon, dapat kung saan ka pupunta, magpaalam ka dapat sa amin. Naintindihan mo ba? Ano po bang nangyayari? Bakit parang ingat na ingat po kayo sa akin, Nay, Tay? May kukuha ba sa akin? Sandaling natameme ang mag-asawa dahil sa tanong na yon.
Hindi nila alam ang sasabihin kay Onyok. Nay! Tay! Ah, Nay! Tay! Kung may alam kayo, sabihin nyo na. Baka mamaya nasa panganib na pala ang buhay namin tapos wala naman kaming kaalam-alam. Tay! Aminin nyo na po sa akin. Kukunin ba ako ng aswang? Ano bang sinasabi mo dyan? Bakit ka naman kukunin ng... O gabi, narinig namin ni Kuya Obing na may tao sa labas eh. Akala namin tao, pero aswang sila. Sinabi nila na meron silang kukunin sa bahay na tao. Naisip ko, malabo naman kasi kung kayo yun. Dapat sa bukirin pa lang, ginawa na nila. Malabo rin naman si Kuya kasi kung si Kuya, dapat pinunta na nila sa bintana. Kasi nakabukas lang naman ang bintana sa kwarto namin eh. Kaya ang iniisip ko, baka akong tinutukoy nila. Walang kukunin dito. Tay, nananaginip ako. At ngayon, malinaw na ang panaginip ko. Nakakita ako ng mga engkanto sa panaginip ko. Sinasabi nila sa akin na umuwi daw ako ng biringan dahil mas ligtas ako doon eh. Sinasabi nila na kukunin daw ako ng mga aswang. Hindi nila sinabi sa akin kung bakit. Pero tugma yung sinasabi nilang kukunin ako ng aswang eh. Dahil nararamdaman ko, nagsisimula na sila eh. Umupo si Mang Tony sa gilid. Nakaramdam ito ng kaunting pagkahilo. Hindi ko inakala na madaling maintindihan ni Onyok ang lahat. Nakatayo lang si Obing sa gilid at naghihintay sa mga ipagtatapat sa kanila ng mga magulang. Dahil pakiramdam niya ay meron talaga silang malalaman sa umagang yon. Tay, sabihin niyo sa akin, anong klase ba talaga akong tao? Ano pong hindi ko alam sa sarili ko? Tony, sabihin na natin kaya. Ganon din naman eh. Malalaman at malalaman niya dahil tumatagal, nangyayari na ang ayaw natin mangyari para sa kanila. Ipagtatapat ko ang tungkol sa katauhan mo, Onyok. Pero ipangako mo sa akin na iintindihin mo ng maigi kung bakit naman ito tinatago sa iyo. Hindi tumugon ng binata. Tulad ni Obeng, tahimik lang din itong naghihintay. Humugot ng malalim na paghinga si Mang Tony. Nababahala ang mukha nito. Hindi ka talaga namin tunay na anak, Onyok. Noong ikadalawang kaarawan ni Obeng, nagpunta kami sa gubat para magpiknik. Ganun lang namin dinaos ang okasyon na yon at nang pauwi na kami, bigla na lamang bumagsak ang malakas na ulan. Hirap na hirap kami sa kagubatan dahil madulas. Sa kalalakad namin, isang puting bagay ang natagpuan namin. Kinatok namin yon para humingi ng tulong kasi si Obing noon ay halos naninigas sa sobrang lamig. Pero wala namang nagbubukas. Kaya ang ginawa namin, tinulak na lang namin ang pinto. Laking pagtataka namin ang bukas yun. Pagpasok namin, isang babaeng naghihingalo ang dinatnan namin. Sa gilid niya ay isang sanggol. Nakiusap sabi ng babae na kunin ang sanggol. Eh, naawa kami. Kaya sinunod namin siya. Bago siya malagutan ng hininga, sinabi niya sa amin na kapag may dumating mula sa biringan para kunin si Onyok, ibibigay namin siya dahil doon ang tunay niyang tahanan. Lumabas kami ng bahay na yon nang tumila ang ulan. Himala na hindi na rin kami giniginaw noon. Nang mas nakapagtataka pa, paglingon namin, wala na yung puting bahay. Eh sa takot namin, nagmamadali kaming umuwi. Mula noon, inalagaan ka namin, Onyok, na parang tunay naming anak. Katulad ng pagmamahal namin kay Obeng. Ganon din ang binigay namin para sa iyo. Napapailing si Onyok sa kanyang mga naririnig. Hindi siya makapaniwala na hindi pala totoong magulang niya ang mga nakasama niya sa maraming taon. Ang tunay niya palang ina ay matagal nang wala. Hindi niyo ako anak. Ibang nanay ko. Nasaan ang tatay ko? At anong piringan na sinasabi niyo at ang sinasabi ng mga naririnig kong boses? Onyok, anak. Ang biringan ay mundo ng mga engkanto. Anak, engkanto ang ama mo, samantalang tao naman ang nanay mo. Ibig sabihin, engkanto ako?
hindi namin alam kung anong dugo ang mas nakalalamang sa katauhan mo. Pero kahit na ano pa man yan, ay hindi nagbabago ang tingin namin sa iyo. Ang gulo! Bakit ako gustong kunin ng mga aswang? Ipaliwanag niyo naman sa akin na mas maayos oh. Tumataas na ang tinig ni Onyo kaya naman tinapik ito ni Obing sa balikat para pakalmahin. Dahil kailangan ng mga aswang ang dugo ng isang kalahating tao at kalahating aswang. Gagamitin nila ang dugo mo para gawing alay. Para buhayin ang kanilang Diyos-Diyosa na matagal lang nahihimlay. Marami pala talaga kayong alam pagdating sa mga aswang? Mula nang malaman namin na si Onyok ang gagamitin nila, pinag-aralan namin ni Paying ang tungkol sa mga aswang. Ang totoo niyan, noong mga bata pa kayo ay sa Kapis tayo nakatira. Pero dahil sa bantaan na daladala nila, napilitan kaming umalis doon ng tatay ninyo. Pero hindi namin inakala na hanggang dito ay makakasunod sila. Nakita na lamang nila na umiiyak na si Onyok. Hindi nito matanggap ang mga nalaman mula sa mga tinuring na magulang. Anyak, saka pupunta? Sige tay, ako nang bahala. Mas lalo lang sasama ang loob niya kung pipilitin niyo siyang tanggapin agad ang lahat ng ito eh. Obing, sundan mo ang kapatid mo. Tumungo lang si Obing at nagmamadali ng makalabas. Sinundan niya si Onyok. Sa bilis na maglakad ni Onyok ay nawala agad yon sa kanyang paningin. Kainis. Bakit nawala agad yun? Onyok! Hoy! Onyok, nasaan ka ba? Sobrang kabado ni Obing nang hindi na niya makita pa si Onyok. Kung saan-saan na niya hinanip ang binatilyo pero nabigo lang siya. Nakarating siya sa luguan nila Mang Hashira. Sakto naman ang naroon si Yuri, ang anak ng Hapon na may-ari ng lugawan. Uy, Obing, napadaan ka. Kakain ka ba? Nabighani man si Obing sa kagandahan ng dalaga pero wala siyang oras para makipaglandian nun. Masyadong okupado ang utak niya para kay Onyok. Pasensya na Yuri ah, pero napadaan lang ako para sana itanong kung dumaan ba si Onyok dito. Nawala ang magandang ngiti ni Yuri. Dumaan dito si Onyo kanina pero parang merong nagbago sa kanya eh. Ha? Paanong nagbago? Hintay mo ako rito. Kukunin ko lang yung bag ko sa loob. Nagmamadaling tumakbo si Yuri. Pagbalik nito ay may suot-suot na itong itim na bag. Tara. Sa pilitan itong hinila si Obing paalis sa lugawan. Habang naglalakad sila ay huminto si Obing. Nagtataka kasi ito kung ano ang ginagawa ng babae. Ano bang meron? Sasamahan kita hanapin si Onyok. Ayaw mo ba? Ha? Oo, wag na. Makakaabala pa ako sa'yo. Bumalik ka na sa inyo. Makakatulong ako sa paghahanap mo. Tingnan mo to. Pinakita ng babae ang pulseras nito na mayroong bato na may hugis ng mata. Ha? Ano yan? Para saan yan? Anting-anting. Nakakatulong ito para malaman ang lokasyon ng engkanto. Napatigil si Obing. Nagulat siya sa sinabi ng babae. Obing, huwag ka mag-alala. Ako lang ang nakakaalam sa amin. Ha? Paano mo nalaman? At kailan pa? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero may kakayahan akong makausap ang mga elemento. Kabilang na ang engkanto. Biyaya raw to sa akin ni Mama. Kaya nung unang makita ko palang si Onyok nung mga elementary pa lang tayo, alam ko na kagad na hindi siya buong tao. Ipangako mo sa akin ha, na wala makakaalam, Yuri. Huwag kang kabahan. Wala naman makakaalam eh. Matagal ko nang alam pero hindi naman kumalat, diba? Magtiwala ka sa akin. Tara na, hanapin na natin ang kapatid mo bago pa siya makuha ng mga aswang. Alam mo rin yung tungkol sa pagnanais sa mga aswang na makuha siya? Oo, pero kanina ko lang nalaman. Narinig ko usapan niyo kanina. Ha? Nasa bahay ka kanina? Oo, magbabayad lang sana ako ng utang ni Papa kay Mang Tony. Napapailing na lamang si Obing dahil sa mga natutuklasan niya. Hindi niya inakala na pati ang tahimik na babaeng si Yuri ay mas may kaalaman pa pala sa kanya sa mga nangyayari. Sabay na naghanap ang dalawa.
Gamit ang pulseras na anting-anting ay dinala sila nito sa kagubatan. Inabot na nga rin sila ng alauna. Madilim-dilim din ang paligid dahil nagbabadya na naman ang pagbuhos ng ulan. Sigurado ka bang nagpunta rito si Onyok? Dito tayo tinuro ng anting-anting eh. Magtiwala lang tayo. Malayo na sila sa kanilang baryo. Hindi na rin alam ni Oben kung papaano sila makakabalik. Sadyang nakakalito kasi ang mga dinaanan nila. Maya-maya pa, bigla na lang nilang nakasalubong si Onyok. Hingal na hingal. Baka sa mukha ang takot nito. Ha? Onyok? Buti naman at ligtas ka. Saan ka ba nang galing? Inukot ako ng mga lalaki kanini. Mga aswang pala sila. Dinala nila ako sa lugar nila. Hindi ko alam kung anong lugar, basta marami sila nun kuya eh. Eh, paano ka nakaligtas? Nasaktan ka ba? Nakaligtas ako. Hindi ko rin alam eh. Basta nang hawakan ko ang itak, parang nawala ako sa sarili. Nagkamalay na lang ako nang makita kong nakahandusay na yung ibang aswang eh. Pinatay ko sila pero hindi ko alam kung paano ko nagawa eh. May engkantong sumapi sa katawan mo kaya mo tinalo yung mga aswang. Kuya, bakit kasama mo yan? Bakit? Alam na ni Yuri ang tungkol sa'yo at sa mga aswang. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman niya magsasalita o magkakalat eh. Umumiti pa si Yuri kay Onyok. May sumapi sa akin na engkanto? Ibig sabihin, yung mga engkanto, kakampi ko? Hindi natin sigurado pero sa palagay ko, dahil ayaw nilang maging alay ka, kaya kanila tinulungan. Eh, bakit marami kang alam? Pag ganito-ganito lang ako pero elementary pa lang tayo, pinag-aaralan ko na yung mga kakaibang bagay at nilalang. Kuya, ayos din pala itong mapapangasawa mo eh. Uy, shh, manahimik ka nga. Pinag-aalala mo sila nanay at tatay eh. Pinahirapan mo akong maghanap sa'yo tapos puro ka namang kalukuhan. Umalis na nga tayo. Baka mamaya eh, masundan nila tayo dito. Nakalayo na ako sa kanila. Hindi na nila ako masusundan. Kahit pa, hindi tayo dapat maging kampante. Yuri, natatandaan mo ba yung daan pa uwi? Hindi ko na matandaan eh, pero huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman makipag-usap sa mga engkanto. Magtatanong-tanong tayo. Nagsimula na maglakad ang tatlo paalis. Malayo-layo na ang kanilang lalakarin. Nang may madaanan silang malaking puno ng akasya. Huminto si Yuri at tinawakan ng puno. Pumikit pa ito ng saglit. Kaibigan, naririnig mo ba ako? Pwede mo bang ituro sa amin ang daan pabalik? Naliligaw kami. Nakatingin lang ang dalawang binata. Halos 30 segundo namang nanahimik si Yuri. Maya-maya lang ay bigla na lang din itong nagsalita. Maraming salamat at pakakauwi na rin kami. Anong sabi? Dito tayo dadaan sa gawing ito, sa kanan, tapos diretso. May makikita na tayong kalsada na may mga dumadaan daw na truck. Naririnig ko rin yung salita niya kaso hindi ko maintindihan eh. O tara na, baka gabihin pa tayo rito. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo. Buong akala nila ay makakaalis na sila sa gubat na yon. Pero ang hindi nila alam, pinaglalaroan sila ng engkanto na napagtanungan nila. Dahil ang direksyon na kanilang tinatahak ay patungo lang din sa isa pang baryo ng mga aswang. Inaabot na tayo ng alas 5 rito, malapit ng sumapit ng gabi, pero nandito pa rin tayo sa gubat. Tama ba sinabi ng engkantong yun? Ay nako, nakakainis, mukhang napaglaruan tayo. Napaglaruan? Bakit? Ibang direksyon ang tinuro sa'yo? Parang ganun na nga. Ay naku naman, pambihira naman oh. Pero hindi bale, diretsoy na lang natin to. Baka may makita pa tayong daan. Walang ganang naglakad ang tatlo hanggang sa inabot na sila ng dilim. Narating nila ang isang maliwanag na baryo na nung una inakala nila na pangkaraniwang baryo lang yon. Lalapit sana sila roon pero iba ang naramdaman ni Onyok. Wag! Hindi tayo pwedeng pumasok dyan. Oh, bakit? May nararamdaman ka mang masama? Mabigat ang pakiramdam ko. Gaya ng pakiramdam ko kapag nasa bakuran natin yung mga aswang. Kaya, ibig sabihin lang nito, mga aswang ang nandyan sa baryo na yan. Nalinti ka na.
Ay naku, nakakapisi talaga yung kanto na yun, oh. Ipapahamak niya tayo. Isang patunay lang yan na hindi lahat ng nakakausap mo matino. Huwag kayong maingay. May paparating. Sabay-sabay na tinikom ng tatlo ang kanilang mga bibig. Ilang sandali lang, may nakita na silang tatlong lalaki na may bitbit na isa pang lalaki na walang malay. Yung mga yan, mga aswang yan, yung bitbit nila, hapunan nila. Ganyan talaga ang buhay nila. Kumakain talaga sila ng tao. Oo, kaya huwag na huwag tayo magpapahuli kasi kapag nahuli tayo, baka sabay-sabay tayong litsyonin. Hindi ako malilitsyon kasi ako ang alay nila eh. Nang makalayo ng tatlong aswang, ay sinimulan na rin ng tatlo na umalis. Marahan ang bawat lakad nila dahil nasa kilos nila nakasalalay ang kanilang magiging kaligtasan. Nagawa nilang lagpasan ang baryong yun, pero ang hindi pa nila alam, sa daan na kanilang tinatahak ay may mga makakasalubong din silang mga aswang. Tago! Bilis! Hinila ni Obing ang dalawa na makitang may mga grupo ng kalalakihan na paparating. May mga bitbit na malalaking lampara at may mga hila-hilang tao na wala ng buhay. Kitang-kita nilang tatlo ang pangit at nakakatakot ng mukha ng mga yon. Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Putik, nasaan na? Nakita na lang niyang naglalakad na palis ang dalawa. Naiwan siyang nagtatago doon. Inis na inis si Obeng. Pero wala siyang magawa dahil kapag gumalaw siya, mas madali na siyang maririnig ng mga aswang. Pero sadyang matigas ang kanyang ulo. Pinilit niya pa rin gumapang para sundan si Onyok at Yuri. Pero sa kasamaang palad, naramdaman siya ng mga aswang. Napatingin ang mga yon sa direksyon niya. Nang ilawan siya, ay saka na siya nakita. Kaswal na tumayo si Obeng, sabay sabing, "Oh, kumusta? Sarap ng hapunan natin ah." Nang biglang umangil ang mga aswang, ay nakaramdam na ng takot ang binata. Dahilan para simulan na rin niyang tumakbo. Halos madapa-dapa siya nang maabutan niya si Yuri at Onyok. Pagtingin nila sa kanilang likuran, ay sumusunod na sa kanila ang grupo ng mga aswang. Bisit kayo, bakit niyo naman ako iniwan? Sumunod lang din naman ako kay Onyok eh. Hindi nagsasalita si Onyok ng mga sandaling yon. Seryoso lang yon habang tumatakbo sila. Pero mga ilang sandali lang ay nabigla sila nang huminto si Onyok. Bigla na lang pinutol ni Onyok ang sanga na nakalaylay. Hinarap niya ang mga aswang, hawak-hawak ang sanga na yon. Huy, Onyok! Anong gagawin mo ha? Nababalik ko na ba? Hindi mo kakayanin yan! Huy, tara na! Sandali! Hindi na si Onyok yan. May nakasabi na sa kanya mga engkanto. Ha? Na naman? Tinutulungan siya ng ibang engkanto. Kailangan natin magtiwala. Magsasalita pa sana si Obeng pero dumating na ang grupo ng mga aswang. Sabay-sabay na nagbago ang anyo ng mga yon. Dahilan para magtayuan na naman ang balahibo ni Obeng. Gumilit siya ng bahagya. Si Onyok naman ay parang walang naririnig. Iba rin ang tindigan ni Onyok. Para bang hindi na yon ang kapatid na nakilala ni Obeng. Hawak-hawak ang putol na sanga. Nilusob ni Onyok ang isang aswang na nasa malapit sa kanya. Kunin ng buhay! Siya ang alay! Pinagpapapalo ni Onyok ng sanga sa ulo ang aswang. Hindi makapaniwala si Obeng sa pinapakita ng kapatid niya. Para itong sanay na sa pakikipaglaban. Magaling itong umilag. Magaling din itong magpatama. Kitang-kita na hindi nga si Onyok ang gumagamit ng katawan na yon. Ayos lang ba talaga siya? Ang dami niya no? Malalakas ang engkanto na nakasapi sa kanya. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi man lang nagagalusan ang mga aswang si Onyok. Sa bilis ni Onyok, niwala ni isa sa mga yon ang nakakatama na humahambalos kay Onyok. Hindi pa nakontento si Onyok. Kumuha ito ng isa pang sanga. Ang tulis ng sanga ang siyang ginawa nitong panaksak sa mga aswang. Pinagtatatarak ni Onyok ang mga yon hanggang sa ang ilan sa kanila ay napahandusay na lang din. Maging ang mga aswang na yon ay nabigla rin sa kakaibang galaw ng binatilyo. Tatakas pa sana ang mga natitirang aswang pero hindi yung pinatawad ni Onyok. Hinabol pa rin yon ng binatilyo. At saka pinagpapapas lang gamit lang ang hawak nitong matulis na sanga.
Nang sundan nila Obeng, naabutan nilang nakandusay na mga aswang. Habang si Onyok naman ay nakatayo lang at parang wala man lang itong reaksyon sa mga nangyayari. Onyok, huy, naririnig mo ba ako? Ikaw na ba yan? Tumingin lang sa kanila si Onyok. Mga ilang sandali lang ay bigla na lang itong nawalan ng malay. Nasa luni Obing ang kapatid ng bumagsak ito. Binuhat nito si Onyok at inilayo sa mga bangkay na ng aswang. Naganap sila ng maayos na lugar kung saan iniga muna nila ang binatilyo. Yuri, ayos lang mo si Onyok? Siguro naman ayos lang siya. Ay, kainis naman oh. Dapat ako na lang ang sinapian eh. Mahina katawan nito eh. Paano ikaw ang sasapian? Wala naman pakilama mga engkanto sa iyo eh kasi wala ka naman dugong engkanto. Eh anong gagawin natin ngayon dito? Hintayin lang natin siya makapagpahinga. Siguro ay naubos ang lakas niya dahil dalawang beses na siyang nasaniban ng engkanto eh. Kahit na may dugo siyang engkanto, hindi pa rin ibig sabihin no na kaya na niya kaagad. Pero ang malaga lang nito, natalo niya mga aswang. Oo, pero bitbitin mo na siya. Hindi tayo dapat magtagal dito. Ilang metro lang ang layo ng baryo ng mga aswang mula rito sa kinalalagyan natin. Hindi malabong matagpuan nila tayo kaagad dito. Nagmamadaling binuhat ni Obing ang kanyang kapatid. Pinasan niya ito sa likuran at agad na naglakad paalis. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagpahinga sa gilid ng isang ilog na may malakas na agos. Maya-maya lang din ay nagkaroon na ng malay si Onyok. Parang wala lang nangyari. Bumangon lang ito na parabang natulog lang ng ilang minuto. Naubos ko na ba yung mga aswang? Oh, alam mo yung mga nangyari? Akala ko ba sinasapian ka ng mga engkanto laban sa mga aswang na yun? Kaya nga, pero nakikita ko yung nangyayari. Pero parang panaginip lang siya. Ngayong gising ka na, pwedeng-pwede na tayong umalis. Hindi, hindi pa pwede. Ano ba pinagsasabi mong hindi? Kailangan na natin makalis dito kasi kapag nagkataon, pwede pa tayong mamatay dito. Hindi tayo pwedeng umasa sa mga engkanto-engkanto na yan kasi pinahamak na nga tayo ng isi. Tama ang kuya mo. Mas mainam na umalis na tayo. Kahit na umalis tayo at makabalik sa baryo natin, wala pa rin namang magbabago eh. Hahanapin pa rin nila ako para ialay. Kung ganun lang din naman kuya, hindi na ako babalik sa atin para walang madamay na iba. Nagtitiwala ako sa mga engkantong tumutulong sa akin. Kilala nila ang tatay ko. Hindi nila ako pababayaan. Ay, ewan ko ba rito sa taong to? Wala kang handalang armas eh. Aasa ka lang sa sanga ng puno. Kuya, mauna ka na umuwi. Ay sabi na lang kina tatay at nanay. Manahimik ka. Kung hindi ka sasama sa akin, edi ako ang sasama sa'yo. Pero paano si Yuri? Walang kasama yung pauwi. Sasama na lang din ako. Basta kapag ako na dedo, kasalanan mo ha. Alo, bakit ako? Biro lang. Basta kung nasaan si Obeng, dun din ako. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya, Onyok. Basta Onyok ha, ipangako mo sa akin na makakaligtas ka at makakabalik ka pa sa atin. Oo kuya, pangako yan. Oh, eh anong gagawin na natin ngayon? Pabalik tayo sa baryo nila. Aalamin ko kung nasaan yung kabaong na tinatawag nilang Diyos. Sabi ng mga engkanto, kailangan ko raw sa akin ang katawan ng Diyos nila eh. Napamura na lamang sa hangin si Obeng. Aminin man niya o hindi, sobrang takot siyang makita ulit ang mga aswang. Kung pwede nga lang talaga niyang iwan ang kapatid, ay ginawa na niya. Kaso hindi. Hindi kayang isipin na lalaban na mag-isa si Onyok. Kahit na napipilitan, ay naglakad sila pabalik. Wala na ang mga bangkay ng mga aswang na madaanan nila ulit yon. Tanging mga lampara na lamang ang naiwan doon. Ang senaryong yon ang siyang dumadagdag sa kaba ni Obeng. Pero ganun paman, sinubukan na lang din niya na magtiwala sa kanyang kapatid. Nang malapit na sila ulit sa baryo, ay huminto sila para magmasid. Kita nila na nagbago na ang kilos ng mga naroon. Lahat ay parang nagmamadali. May mga napansin silang mga aswang na galit na galit. Nalaman na siguro nila ang nangyari. Malamang sa malamang yan. Kita mo, parang hindi sila mapakali. Onyok,
Saan pa nakalagay yung kabaong ng Diyos nila? Wala bang sinabi ang mga engkanto? Wala eh. Basta ang sabi lang nila sa akin, nasa isang tagong lugar yun. Tagong lugar? Sa banyo? Banyo? Sira ka ba? Eh di kusina. Tagong lugar nga eh, ibig sabihin malaking lugar. Magmasid na lang tayo, malalaman din natin kung saan yun. Naglakad pa ang tatlo ng kaunti. Maraan silang lumapit sa kumpulan ng mga aswang na nag-uusap-usap. Nakatago lamang sila sa mga matataas na kawayan. Sa kanilang pakikinig, nalaman nila na ang kabaong pala ng Diyos na mga aswang ay nakalagay sa isang kuweba sa kagubatan. Dahil doon ay inihanda na nila ang sarili. Kuya Obing, nakikita mo ba yung mga itak na yun sa likuran ng bahay? Malamang, may ilaw eh. Kunin mo. Oh, bakit ako? Bakit hindi ikaw? Eh ikaw tong may sapi eh. Hindi ako pwedeng lumapit eh. Baka maamoy nila yung dugo ko. Tumingin si Obing kay Yuri. Tinitingin-tingin mo. Ano ka, takot? Magpakalalaki ka, uy. Oo nga, kuya. Di ba crush mo si... Oo na, kukunin na. Mag-iingay ka pa. Huminga ng malalim si Obing. Para makaiwas sa kahihiyan sa babaeng gusto niya, pipilitin niyang maging matapang. Bawat takbang ng kanyang paa ay ingat na ingat. Palingon-lingon din siya sa paligid. Wala namang aswang sa likuran ng bahay na pupuntahan niya. Pero may mga dumadaan-daan na maaring makakita sa kanya. Huminto sandali si Obing na makitang may dumaan na dalawang matandang aswang. Sobrang bagal pang maglakad kaya inip na inip si Obing. Halos 5 minuto ang hinintay niya bago makaligpas ang dalawang matanda. Nang makakuha na ng tiyempo, marahan pa rin siyang naglakad patungo sa kinilalagyan ng mga itak. Matagumpay siyang nakalapit nang walang nakakakita sa kanya. Iyak! Puro dugo! Ang baho! Pero ayos na yan. Wala na kaming pagpipilian eh. At least, meron na kaming weapon. Binuha ni Obing ang tatlong itak na yon. Nagmamadali siyang binalikan si Onyok at Yuri. Inabot niya agad ang itak sa dalawa. At doon, sakalang niya napagtanto na siya lang pala talaga ang maarte. Ngayong may itok na tayo, sundan na natin yung mga nag-uusap kanina. Tsaka ko na sa kuweba ang punta nila. Parang mga dagang sumuot ang tatlo sa makipot na daan ng mga kawayan. Hinanap nila ang mga nag-uusap na mga nakaitim. Nakita nila ang mga yon na parang may hinihintay. Maya-maya pa, lumabas ang isang lalaki sa isang bahay. Nagbigay saludo mga aswang doon. Parang yun yata yung leader nila. Malakas din ang pakiramdam ko na yun din ang pinuno nila. Kaya mo ba talagang labanan ng mga yun, Onyok? Nagtitiwala ako sa mga engkanto na hindi nila ako pababayaan. O sige, magtitiwala na rin ako. Nang makita na nilang naglakad ang mga nakaitim na aswang, wala na silang sinayang na pagkakataon. Palihim silang sumunod sa mga yun. Nangunguna pa si Onyok sa paglalakad. At kahit na maaari nilang ikamatay ang ginagawa nilang yon, walang pakialam ang binatilyong si Onyok. Makalipas lang ang halos 7 minuto, nakita nilang sinisindihan ng mga aswang ang mga gasera sa kuweba. Dumagundong na muli ang dibdib ni Obing. Batid nila na mas magiging mahirap para sa kanila ang lahat sa oras na pumasok na sila roon. Wala tayong ibang daan papasok. Diyan lang. Pwedeng ako na lang sasama kami. Hindi ka namin iiwan. Maraming salamat, Kuya. At sa'yo, Yuri. Kundi dahil sa'yo, hindi naman magiging matapang si Kuya eh. Ayos lang. Kasi ang mahalaga naman sa akin ay makaligtas tayong lahat. Bumuntong hininga na lamang si Obing. Makalipas ang 5 minuto, nagdesisyon na rin silang lumapit doon. Nakaamba na ang mga hawak nilang itak. Alerto ang kanilang mga mata. Tingin sa likuran, tingin sa harapan. Bumabagal ang kanilang paglalakad dahil naririnig na nila ang usapan ng mga aswang. Masyado tayong mabilis maglakad. Dahan-dahan lang. Tumango lang si Onyok at Yuri. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa malawak na parte ng kuweba. Agad-agad silang gumapang patungo sa likuran ng mga drum na nasa gilid.
nakita nilang naroon nga ang kabaong na nakaharap pa sa isang malaking ribulto ng aswang. Naririnig din nila ang mga aswang na parang nagsasagawa ng kakaibang dasal na di nila maintindihan. Bulong ng mga engkanto, ngayon daw ang itinuktang gabi ng mga aswang para buhayin ang Diyos nila. Ibig sabihin lang nun, kung makukuha nila ako ngayon, matutupad na ang pangarap nila. Kaya yun ang dapat natin pigilan. Magsasalita pa sana si Obeng pero bigla itong natigilan nang marami pang aswang ang pumasok sa loob. Sa ganoong kalagayan, malabong makalabas sila ng buhay. Batid din nila na anumang oras ay makikita na sila nagtatago roon. Kahit na anong mangyari, walang lalabas ha. Hindi na naituloy ni Obeng ang kanyang sasabihin nang lumabas na sa likuran ng drum si Onyok. Ay naku, ang kulit naman nun. Hindi na si Onyok yan. Tumayo na rin at nagpakita na rin si Obeng at Yuri sa mga aswang. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang na parang asong baliw. Lumapit sa kanila ang pinuno ng mga aswang na sa kanilang pagkakarinig ay Amil ang pangalan. Ha! Tingnan mo nga naman. Hindi na kami pinahirapan ng tadhana. Alay na ang lumalapit sa aalayan. Nakatayo lang si Onyok sa harapan nila. Hindi yung tumutugon kay Obeng kahit ilang beses itong tawagin. Ikaw ang tao na may dugong engkanto. Ang dugo na kailangan namin para mabuhay ang Panginoong Abukay ay magmumula sa iyo. Sumilay ang kakaibang ngiti sa mukha ni Onyok. Dahilan para magtaka ang mga aswang. Hindi ako papayag na gamitin niyo ang anak ko para sa kasamaan ninyo. Ganun pa rin ang boses ni Onyok pero parang ibang tao na ang kanilang nakikita. Malakas ang kutob ni Obeng at Yuri na ang engkantong nakasapi na sa katawan ni Onyok ay ang mismong ama nito. Sino ka? Umalis ka sa katawan ng alay namin! Huwag mo akong utusan dahil mas mataas ako sa iyo! Winasiwas ni Onyok ang itak at saka isa-isang inatake ang mga aswang. Laking gulat ni Obeng na halos tumulo na ang laway niya dahil sa nakikita. Minamani-manilang ni Onyok ang tumpok ng aswang, habang silang dalawa ni Yuri ay parang nanonood lamang sa gilid ng pelikula. Walang ya, ang galing ni Onyok! Nang nakasapi sa kanya, baka yun ang ibig mong sabihin. Hinigit ni Obeng si Yuri nang makitang may lumapit sa kanilang aswang. Walang pagdadalawang isip na tinagayo ni Obeng. Tinamaan ng aswang kaya napaatras yun. Hanggat kasama mo ko, tandaan mo, lagi kang nasa panganib. Ha? Ano? Ay, ang ibig kong sabihin, lagi kang ligtas. Muli nilang binalikan ng tingin si Onyok. Sandali lang silang nalibang. Pagtingin nila ay nalagas na agad ni Onyok ang mga aswang. Ang natira na lang doon ay ang aswang na si Amil. Maging ang leader ng mga aswang ay takot na dahil sa mga nasaksihan. Brutal kasi yung pinagpapapas lang ni Onyok ang mga aswang na naroon. Ikaw! Tapusan mo na ngayon! Baka naman pwedeng pag-usapan yan. Pwede naman din... Pinukol ni Onyok ng itak sa ulo ang aswang na yon. Agad nitong binunot ang itak at saka lumapit na sa kabaong. Kung sino ka man na gumagamit ng katawan ng kapatid ko, kakampi kami ha, hindi kami kalaban ha. Tumingin lang sa kanila saglit si Onyok. Binuksan na rin nila ang kabaong. Bumungad sa kanila ang isang aswang na himalang hindi inaagnas ang katawan. Nagulat na lang si Obeng at Yuri nang biglang pinagtatataga ni Onyok ang katawan doon. Hindi pa ito nakontento. Siniliban pa nito ng gasera. Nang masunog na ang katawan ng Diyos ng mga aswang, nilisan na rin nila ang kuweba. Dumaan sila muli sa baryo. Pero mga nakahandusay na rin ang mga naroon. Tumigil sa paglalakad si Onyok. Bigla na lang itong nawala ng halay. Mabuti na lang ay nasa luyo ni Obeng. Binuhat niya si Onyok paalis doon. Mag-uumaga na makabalik na sila sa bahay. Iyak ng iyak si Aling Payeng at Mang Tony. Lalo na nang hindi pa rin nagigising si Onyok. Makalipas ang isang linggo, wala pa rin malay si Onyok. Kung sino-sino mga albularyo mula sa probinsya na ang kinausap nila.
Pero walang magawa ang mga yon. Buhay si Onyok pero hindi naman ito dumidilat. Isang hapon, habang binabantayan yon ni Obing at Yuri, bigla na lang bumangon si Onyok. Nakabalik na ito sa sariling katinoan. Onyok, ikaw na ba yan? Kuya, pumayag na sila. Ha? Anong sinasabi mo? Dinala ko ng tatay kong engkanto sa kaharian nila. Nakiusap ako na gusto kong mamuhay bilang isang tao eh. Tapos, pumayag siya. Binigay ang buhay na ito. Kuya, hindi na ako magiging engkanto kagaya nila. Sa sobrang saya ay napayakap na lang si Obing. Mang Tony, Alipayeng, gising na po si Onyok. Nagmamadaling pumasok ang mag-asawa mula sa kanilang bakuran. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makitang gising na ang kanilang tinuturing na bunsong anak. Noong mga sandaling yon, napakasaya ng puso ni Obing. Isang biyaya na pinayagan si Onyok na maging isang ganap na tao. Dahil doon, mamumuhay na ng normal ang binatilyong si Onyok. Naubos nila ang mga aswang. Magkakasama sila ulit. At ang huling biyaya na natanggap ni Obing, sinagot na siya ni Yuri sa loob lamang ng isang linggo. Wakas!